mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Manang Pilisa, sigurado ka na ba talaga? Ito ang tanong ng amo ni Manang Pilisa. Kasasabi niya lang kasi dito na gusto na niya magretiro sa trabaho. 30 taon na rin kasi siyang kasambahay at mayordoma sa bahay nito. 4 taon na lamang at 80 anyos na siya. Kaya ang nais niya ay magpahinga na lamang at tumigil sa serbisyo. Opo, Don Gustavo, may naipundar na naman po kaming maliit na negosyo ng aking asawa. Tapos na rin po sa pag-aaral at may mga trabaho na rin po ang aming 3 anak. Sapat na po siguro yun para sa upa sa bahay na nirerenta namin mag-anak at sa pang-araw-araw namin gastusin. Paliwanag pa na matandang babae. Saglit na nag-isip ang matandang Don bago napangiti at muli nagsalita. Sige Manang Pilisa, pagbibigyan kong hiling mo, pero maaari bang bago ka tuloy ang magretiro ay may papagawa sana ako sa iyo? Isang napaka-importanting trabaho, ikaw Manang ang pinagkakatiwalaan kong tauhan dito sa mansyon dahil hindi masusukat ng panahon ang inialay mong serbisyo at katapatan sa amin. Parte ka na ng aming pamilya, kaya sa iyo ay pagkakatiwala itong sasabihin ko sa iyo, kaya sana ay pumayag ka Manang, pakiusap pa na matandang lalaki. Napakabait ng amo ni Manang Pilisa na si Don Gustavo. Pati ang asawa nito at 3 anak ay mababait at matutulungin din sa kapwa. Malaki ang naitulong ng pamilya nito sa kanya at sa pamilya niya sa loob ng maraming taon. Kaya naman hindi niya matatanggihan ang utos nito. Opo, Don Gustavo, ano po bang ipapagawa niyo sa akin? Tanong ni Manang Pilisa. Alam niyo po ba yung mansion ko sa Alabang na hindi na natitirhan? Nais ko pong kayong mamuno sa paglilinis ng buong kabayan. Magsama po kayo ng mga kasambahay na maaari niyong makatulong doon. Gusto ko pong maging malinis at maayos ang bahay na iyon dahil may mga darating akong bisita at doon sila tutuloy. Wika pa ni Don Gustavo. Sige po, Don Gustavo. Ako na po ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko po na magiging napakalinis ng inyong mansyon, nangangiting sabi niya. Kahit ang totoo ay nag-aalangan siya. Nanginginig na kasi ang kanyang mga kamay dahil pasmado na ito at madalas na rin sumasakit ng kanyang mga balakang. Pero kakayanin pa rin niya ang huling trabaho ang iniutos sa kanya ng mabait na amo. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ay sinipagan ni Manang Pilisa ang paglilinis at pagpapaganda sa lumang mansyon ni Don Gustavo kasama ang kapwa niya kasambahay na tumulong sa kanya. Napakalaki ng bahay na iyon na pagmamayari ng mayamang lalaki. Iyon ang unang bahay na pinagawa nito para tirhan sana ng pamilya. Pero mas malapit kasi ang negosyo ng mga amo sa Maynila, kaya doon nagpatayo ng bahay ang mga ito at iniwan ang dating mansyon na matagal nang walang tumitira. Nanginginig man ang mga kamay ay tumulong pa rin siya sa ibang tagalinis para gawin ulit presentable ang lumang mansyon. Ginawa ni Manang Pilisa ang lahat ng makakaya niya upang hindi mapahiya kay Don Gustavo at sa mga bisita nito. Buong araw nilang nilinis ang mansyon at bago magdilim ay natapos nila mga gawain. Laking pasasalamat niya dahil may mga sumama sa kanyang mga lalaking tauhan ni Don Gustavo para tulungan sila sa mga mabibigat na trabaho. Pagbalik niya sa bahay ng amo ay pinaalam niya agad dito na tapos na pinapagawa nito sa kanya. Nagpunta rin siya roon para kunin ang huling sahod niya upang pag-uwi niya ay iyayain niya ang mag-aama niyang kumain sa labas. Maraming salamat Manang Pilisa sa maraming taong mong dedikasyon sa trabaho. Sana ay makahanap pa ako ng tulad mo na masipag at mapagkakatiwalaan. Wika ni Don Gustavo. Walang anuman po Don Gustavo. Ilang taon din pong nakatulong ang trabaho ito sa aking pamilya. Malaki rin po ang naitulong ninyo sa pag-aaral ng aking mga anak dahil sa pagbibigay sa kanila ng scholarship sa koleyo. Hindi na ba ako bumabata kaya naisipan ko ng tumigil na sa serbisyo at para na rin masulit ko na kasama ang aking pamilya sa mga huling araw na ilalagi ko sa mundo, nakangiting sabi ni Manang Pilisa. Sige, ito na ang huling sahod mo Manang, sabi ng matandang lalaki at iniabot sa kanya ang isang sobre. Magilaw na tinanggap iyon ni Manang Pilisa at nagpaalam na sa kanyang amo. Pagkaalis sa bahay nito ay ganyang binilang ang pera. Napakalaking halaga niyo na sinabi sa kanya ni Don Gustavo
Bago siya lumisan ay dinagdagan nito yun para makatulong sa kanyang maliit na negosyo. Bukod doon ay nagulat pa siya dahil may nakalagay na maliit na sulat sa loob ng sobre. Binasa niya yun at mas nanlaki ang mga mata niya dahil sa nilalaman niyon. Ang mansyon ko sa Alabang na nilinis ninyo ay yung iyon na. Maaari na kayong tumira doon ng iyong pamilya. Ang duplicate na susi ng mansyon ay nakalagay sa malaking paso na nasa harap ng pinto. Kunin mo na lang, Manang. Agad siyang bumalik sa bahay ni Don Gustavo. Hindi siya makapaniwala sa sulat nito. Nadat na naman niya ang amo na nakatitig sa kanya habang nakangiti. Tila alam na nitong babalik siya. Ano pong ibig sabihin nito, Don Gustavo? Naguguluhan niyang tanong. Kaya ako pinalinis sa iyong mansyon ay dahil yun ay ibibigay ko na sa iyo, Manang. Kayo ng pamilya mong tinutukoy kong bisita na tutuloy doon. Pero mga bisitang panghabang buhay ng maninirahan sa bahay na iyon. Nalaman ko na hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin kayo kaya naisip kong sorpresahin ka para makabawi man lang ako sa maraming taong mong dedikasyon sa trabaho at sa aking pamilya, hayag ng amo. Masayang masaya si Manang Pilisa sa magandang regalo ng kanyang amo sa araw ng pagre-retiro niya. Buong buhay siyang magpapasalamat sa kabaitan nito. Napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng among kagaya ni Don Gustavo na marunong magpahalaga sa mga tao na nagsisilbi para sa kanya. Kayo, anong aral ang natutunan nyo sa kwento natin ngayon? Comment down below kung anong natutunan nyo. So once again, inuulit ko, si Tamoxki TV po muli ito. Kita-kita po tayo muli sa susunod pa nating mga video. At sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking Muntin Channel. At sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng mga pangarap ninyo ay matutupad. Basta samahan lang po ng panalangin at pagsisikap sa buhay. Maraming salamat and God bless. Ingat!